Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising na. Bangon na. Gising Pilipinas. Bigonia, Doris, first honor. Oh. Hindi, mali. Bigonia, Doris, Raw 4, malapit sa CR. Malapit sa basurahan. Sa totoo lang, hindi ko maalala yung graduation ko. Ano bang okay? Honor ako, naalala ko. Ako parang wala. Third honor ata ako. High school o college ang pinag-usapan high natin. High school, yung puti high school, di ba? Yung high college parang itim eh. Oo. So high school pa lang po kami. Sa Riwa. Ako nung high school, nagbulak-bulyas ako. Ah, hindi pa na daw pala high school. Graduation pa lang, partner. Ah, ganyan ba? So di ba tapos may ganyan? Pagkatapos gaganon ninyo yun. Diba? Ilalagay nyo dyan. So ganun yung partner. Diba ganun yun? Tama ba ako? So pagpapunta rito, pag nakita mo yung dean mo, yung principal mo, pakinuha mo na yung wala naman lang kasulat. Actually, props lang yun. Isa to, bank paper lang eh. Kasi piniprint pa. Sa recto na daw galing. So nag-graduate na ako. Ano bang graduation ngayon ng high school? Grade... Fourth 12? Year kasi sa atin eh. Fourth year high school, grade 12. Grade 12. Di ba? Graduate na kami. Yehey! So magka-college ba tayo, partner? Wala na. Mag-ano na lang tayo. Rectal na to. Mag-trabaho na. Hindi ganun ang nangyayari sa Amerika, ha? Oo. Yung after nila mag-graduate. Depende sa kanila, ha? Yung mayo sa mga bata na, kung gusto nilang magpatuloy ng kolehiyo o hindi. Kasi sa kanila, may job opportunities na rin naman kaagad. Kaya pwede nang hindi ka mag-proceed. Sa ating kasi, magna kun yelo daw. Ikaw mais kun laude. It's a good vibes Friday! Hey, Friday! Friday na, no? At saka, ano, end of the month, which means... Last day ba yun ng May? May sweldo na! Oh my goodness, sweldo pa! Friday na! Sweldo pa! June na bukas! Sarap ng buhay, partner. Ibig sabihin, papasok na tayo sa, ano, sa last month ng first half ng 20... Ganun-ganun lang po, ha? Na yan, no? Kalahati na kaagad. Exactly, ng 2024. Kalahati na ng tao. Tapos maya-maya, meron ng sisilip na naman. Si Jose. Tago natin sa pangalan ni Jose Rizal. Jose Marichan. Diyos ko, Jose Marichan. Nandiyan na siya, partner. Maya-maya lang. Kasi konting kembot ng berne, ha? Kaya gumising na po kayo. Magtrabaho para may bonus. May bonus ba? Ano bang sabi ng mga boss niyo? May bonus o walang bonus? Wala raw eh. Magdasal tayo at kapit lang po tayo. Ngayon ay Biyernes, May 31, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Magandang umaga mga ka-graduate. Ako po si Doris Bigonia. Narito na unang bugso ng ating mga panggising na balita. Hinihahanda na ng Department of Justice at Office of the Solicitor General ang isa sa pangkaso laban sa China dahil sa pagsira sa West Philippine Sea. Sinabi ni DOJ spokesman Mico Clavano na posibleng matapos sa mga susunod na linggo ang pangangalap na ebidensya sa environmental case laban sa China na ihahain sa International Court. Setyembre nang sabihin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang planong pagsasampa ng kaso laban sa China matapos matuklasan ang pagkuha ng malalaking coral sa Rosal Reef sa West Philippine Sea. Natuklasan din ang nabuong sandbar o maliit na pulo sa Skoda Shoal dahil sa dami po ng itinapon na patay at durog na corals.
na nanang hinikayat ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaang Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa China dahil sa pagkasira ng Escoda Shoal na malapit lang sa Palawan. Ayon kay Carpio, plano ng China ng magtayo ng artificial island ay tama po sa Escoda Shoal para harangin ang daan patungo sa Reed Bank na mayaman sa oil at gas deposit. Wala naman kayong awa sa mga corals, no? Ay, para lang makagawa siya ng artificial island partner, patayin yung mga corals na yan. Tama ba yun? Kaya dapat lang po na kasuhan natin. Pero para maging formal. Pagka nagalit naman si Mother Nature, eh humanda kayo. Eh partner, lahat naman may karma, eh, di ba? Lahat yan may balik sa iyo, lahat ng kahit sa buhay, yung mga nang aapi sa iyo partner. Yan. Yan, may bawi yan. Anakasan si Coco. Di ba, ganun sa buhay, di ba? Para kang CFBJ, magpapabugbog ka muna. Correct. Oo, pero tapos, darating ang panahon, makakabawi ka. At mabangon at dudurugin ang lahat ng mga nang ape. Yeah. Huwag niyo akong materi-teri! Did you? Next naman, naluluwa ako. Go! Okay, nagsagawa ng collective fishing expedition o sama-samang pangingisda sa karagatang sakop ng bayan ng Masinloc sa Zambales ang halos 20 Pilipinong mangingisda na sumama sa expedition na layong tutulan ang ipinatupad na fishing ban ng China sa West Philippine Sea na tatagal hanggang sa September 16. Nanindigan si Pamalakanya Chairman Fernando Hicap na hindi kinikilala ng mga Pilipinong mangingisda ang fishing ban ng China. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na nakahanda ang contingency plan sakaling lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Nakahanda rin ang AFP sa bagong regulasyon ng China kung saan huhulihin at ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis ang mga dayuhang illegal na pumapasok sa inaangking teritoryo simula sa June 15. So, sila pa. Ay, buti ka pa. Meron kang award. Pasensyaan tayo, partner, ha? Nakabili ka agad. Oh, syempre, nag-donate akong pintura. Oo. Nay! May award ako. Nay naman, sabi ko kasi pag-donate ka ng electric fan eh. Ayan, wala! Kulilat ako. Ako, may award ka agad ako, partner. Congrats, partner. Teacher, galing. Thank you. Oh, ang galing naman si, ano ba yan? Teacher Rubilin? Oh, yes. Best in partner. Best in sip-sip award. Akala ko. Kapit. Yes. Kapito ko award ako. Best in pagpapanak ng baboy. Arestado po ang Chinese na empleyado ng Pogo dahil sa panunutok ng baril sa Makati. Nakuha sa suspect ang ginamit na baril at gadget na ginagamit sa pag-hack ng cellphone at iba pang electronic device. Sa investigasyon, nanutok ng baril ng Chinese habang pinipilit ang biktima na dalhin ang mga gadget sa iba't ibang pampublikong lugar. Ayon kay PNP CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes, nakuha rin sa condominium ng Chinese sa Paranaque ang iba't ibang hacking gadget tulad ng cellular interceptor device at drone. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na ispiya ang suspect na Chinese. Itinanggi naman ng Chinese na siya isang ispiya at iginit na 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa isang Pogo company. O yan ang sinasabi ko. Yan na eh. O lahat ng mga kailigalan, eh kasi nga, binaybi kasi natin for so long a time. Yun na nga, hindi lalo na pinapansin. Nung nakaraang administrasyon, o na parang hindi naman mahigpit yung kampanya, laban, ayan, namihasa. At saka na mayagpag talaga sila. Tapos ngayon na nagkakahulihan, napapansin kayo, sasabihin ninyo, xenophobia? Ayoko yung ganun, partner. Naiinis ako na sinasabi na, ay nako, na sinisingle out sila at xenophobia ang ating pinpromote. Hindi po. Hindi Mang po Tresita, talaga. Mang ikaw ba yan? Ay nako! Mampesi ang si, mag-usap nga tayo. Ba't ganyan ka? Nagbabala ang COMELEC laban sa mga nag-aalok ng tiyak na panalo sa halalan kapalit ng malaking halaga.
masusurpresa pa ba tayo dito? Malita pa ba to? Paulit. Sabi niya, nagbabala ang COMELEC laban sa mga nag-aalok ng tiyak na panalo sa halalan kapalit ng malaking halaga. Oo, tama. Unang-una, parang obvious naman, di ba? Halatang obvious. Oo. At saka alangan namang palitan natin ang headline. Nagbabala ang COMELEC laban sa mga nag-aalok ng tiyak na panalo sa halalan kapalit ng maliit na halaga. Kapalit ng pansit. Kapalit ng isang medalya. O kaya, kapalit ng money garland. Oo nga, dapat may money garland kami, kaya Gerson. Si Gerson, tinangay. Nakita ko sa social media partner yung high school. May 1,000. Oo, ang dami. Dami, diba? Ano? Ano pa, daig pa yung sablay ng UP na sa kapal. Nakita mo yun? Wala siyang medal. Puro siya money. Oh. Kasi yun nga sana ang regalo ng magulang. Sana pinagbawalan na nga. Abawal na. Oo, pinagbawalan na ng DepEd. Kasi maingit naman yung ibang mga magulang at saka... Ay, pakialam ba nila may pera yung parents ko? My parents can buy the school if okay. They want. Gusto mong buwan mo yung abangan? Sige, pupunta ako sa graduation na naka-helicopter. Tapos doon ka nag-land. Nag-land ka habang nagsiseremonya. Oo, giliparan no? Lahat ng mga tuga natin. Yabang mo, naka-money garland ka. Ay, well. Sabi ng EP natin na si Gerson, wala ka man daw garland, wala kang money, ano, meron ka namang hand grip ng MRT, nilagay mo sa tenga mo, okay na yan. Yung sa MRT. Hindi ako natatawa, Gerson. Mabuti ka. Patay ka. Mabuti nga ka mo, nagmalaki akong hikaw, kundi wala akong kadating-dating. Ano to? Dapat yung choker part niya. May choker ka. Oo. I will choke Gerson. Ayaw niya, Gerson. Ano ako? Hindi ako na... Hindi, maganda naman. Tinan mo, partner. Oo. Ay, labas mo yung stethoscope. Bigay mo kay Doris. Ayun na nga. Para akong caregiver. Ano ba, what is wrong with being a caregiver? Nothing. Oh. Kaya lang ang team natin ay graduation. Oh, ay graduation naman yun ah. Oh. Walang dating, walang arrive. Kasi ang ini-imagine mo kasi, yung parang pang-doctorate. Iba yun, itim yun. High school, ang high school ganyan talaga, simple lang. Simple lang po kami. Simple lang, pero naka-helicopter. Bilisan mo nandiyan si Alzar. Ako, paghintay ka, Alzar, mainit ang ulo ko. Wala akong dating eh, naiinis ako. Hindi, ang lakas nga ng dating mo. O, tinan mo. Ang ganda pa ng bibig mo. Alam mo, gaganda yung bibig ko, yung bunganga ko yan. Kung may nakapasak na pandesal na merong pansit. Ayan, Gerson. Ayan, total sweldo naman ni Gerson eh. O yan, Gerson, ano pa hinihintay mo? Napilit. Pinwersa yung bata. Pagtingin ko parang umiiyak na. Charge mo kay Mara na yung pera nun. Oh, charge mo lang dyan. Kay Mara, hindi lang pansit na with pandesal with pansit. Wildflower. Wow, social wildflower. Paano may wildflower na kami malapit ha? Sa Timog? Yes. Oo, nakikita ko yan. Dati puro lang yan South. Makati, BGC. Uh-huh. Ngayon may Quezon City na. Okay. Social na rin kami. Meron na rin daw sa Valenzuela. Lingdaw. Sobra ka niya. Ay, alam mo ba si Gatchalian yung unang bisita natin? Bilisan mo. Ay, okay. Nagbabala ang... Ayun na nga. Nagbabala ang COMELEC laban sa mga nag-aalok ng tiyak na panalo sa halalan kapalit ang malaking halaga. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na 50 hanggang 100 milyong piso ang singil ng mga election fixer kapalit ng pagkapanalo ng kandidato. Ayon kay Garcia, high-tech at matibay ang programa ng mga makinang gagamitin sa halalan. Kaya imposibleng manipulahin. Nauna nang kinwestiyon ang sinasabing irregularidad sa halalan sa Iraq at Congo gamit ang sistema ng Miru Systems na nakakuha ng halos 18 bilyong pisong kontrata para sa automated elections sa susunod na taon. Kinwestiyon din sa Senado ang St. Timothy Construction Company na kasama sa joint venture ng Miru System. May construction partner, bakit? Ha? Bakit? Ang kapartner daw ng Miro, yung magpa-provide ng mga counting machines, di ba? Ay ang St. Timothy Construction Company. Hindi ba pwede pa rin? Namimind ako dun sa formally. Di ba yung parang tindahan lang ang ano, pinakita. O, kumita na ng bilyones yun. Kaya nga. Maganda mga nang umaga, gising na si Arnold Salvador at si Grace San Mateo.
nantalapong paglilipat sa Senado ng panukalang absolute divorce o diborsyo na inaprubahan ng House of Representatives. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na kailangan pang repasuhin ang mga boto sa panukala bago ipadala sa Senado. Hala, sa plenary session noong May 22, 126 na congressmen ang bumoto pabor sa panukala habang 109 ang kumontra. Pero kinabukasan, nilinaw ni Velasco na 131 ang bumabor sa panukala habang 109 pa rin ang kumontra. Iginiit ni Agri-Partless Representative Wilbert Lee na dapat matukoy kung saan nagkamali ang pagbibilang o sa pagbibilang ng mga boto. Isinulong naman ni Iloilo Congresswoman Janet Garin na gawin libre ang proseso ng annulment sakaling hindi ipasa ng Senado ang panukalang divorce. Nauna nang sinabi ni Albay Representative Edsel Agman na mas mura ang proseso sa panukalang diborsyo kumpara sa annulment. Sa ilalim ng panukala, may tuturing na basehan ng diborsyo ang pisikal na pang-aabuso, gayon din ang pagiging sugarol, drug addict at alcoholic. Alam naman po ng lahat that I have a very happy family. Oh, pero hindi kaninong soundbite yan, partner. Hindi personal lang pinag-uusapan . Kung ano nakabubuti sa mas nakararami at sa mga constituents, wapakilis kami kung happy ka o di ikaw na kung happy. Congrats kung gayon, kung happy ka. Diba? Eh, paano naman yung araw-araw binubugbog na nanghihingi ng tulong through legislation, which is your job? Binubugbog, inaabuso, ang mga bata talaga. Hindi na masaya, walang binibigay na pera, kasi may mga mag-asawa na ang lalaki nagtatrabaho. Correct. Pag nag-away na sila ngayon, walang pera ngayon yung babae. Exactly, hindi siya makakilis. Kilos. Kasi ang talaga ang kinarir ng babae ay ang pagtataguyon ng kanyang pamilya. Yes, that's right. Na, yun ang malaki ring trabaho rin yun, di ba? Homemaker siya, partner. Napakalaking responsibilidad. Oo. O paano yun? Wala siyang income ngayon. Iniwanan siya ng asawa niya pero hindi siya makapagpakasal sa ibang lalaki dahil nakatali siya dun . Exactly. Oo. Huwag kayong pumasok sa gate na to. Yeah. Ay, nako. Napagsama-sama ko na. 13 hanggang 18 bagyo ang inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa halos 20 bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon. Nauna nang idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan kung saan makararanas ng sobra sa normal na pag-ulan ang ilang lugar sa Pilipinas dahil sa La Nina. Pero posible pa rin maranasan ang mainit na panahon sa mga susunod na araw dahil hindi pa natatapos ang epekto ng El Nino. Kahapon, umabot sa 53 degrees Celsius ang heat index o init na nararamdaman ng katawan sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Ngayong araw, mahigit 40 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. Kaya pala, partner, last night I was so lucky. Hindi, pero hindi naman ganun nakainit. Oh, in fairness naman, nabawasan na. Malinsangan, pero bawas na yung alinsangan, partner. Kumbaga, tapos na siguro tayo sa nuknukan ng init. Kasi tag-ulan na . Yung umaabot sa talaga magkakaroon ka ng heat stroke yung talaga nahihilo ka. Pero mainit pa rin. Mainit pa rin. Kaya nga, that's why I said I was so lucky. I wanted to make a Lego, but Manila, why is the pressure so low? Wala pa rin kayong tubig. Hindi naman nawala. Hindi, ipunin mo na lang. Tapos you make the balde and tabo. I don't like the tabo. Arte mo, batukan kita ng tabo. That's why I don't have medal. Maganda umaga sa iyo, Alzar Aurelio. Yeah. Ang aring PAGASA weather forecaster, Alzar. Hi. Good morning. Alzar. Nagtampo na, Gerson. Kasi kanina pa siya yung Alzar! Ayaw na. Tawagan nyo na lang ulit. Magandang umaga po sa lahat na nakamonitor sa atin sa pamamagitan ng My Favorite Radio Station. Yan, partner, nakalakakalat yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pilipinas and beyond. To infinity. Nice kumbatiin si Jose Lorenzo Año Nuevo, senior high, graduating today at 8 a.m. in Makati Science High School. Nako, ito yung doktor ni dentista ni Lorenzo. Si Doktora Senior High School. Año Nuevo, ano mga first name ninyo? Congrats sa anak ninyo, Lorenzo rin pala. Congratulations. At sa lahat po ng mga gagraduate today, at hindi lang sa mga bata ang congrats, kundi sa mga magulang ninyo, sa magulang. At sa mga
guro din. Yeah, ay mga principal. Ayaw mo sali si principal. Ayoko sa principal. Lagi akong pinapatawag eh. Lagi na lang ako pinagbibintangan eh. Maganda-maganda umaga sa lahat ng mga principal. Yan. Yung partner. Ha? Yan ang punong abala sa mga pag-graduation partner. Yung stage, ganda ng decoration, the flowers, the carpet, the cleanliness. O yan ang papel ni principal. Si principal. Naggagawa ng longganisa. yun ang handaan. Bili ka kay principal. Congratulations po sa lahat na magtatapos ngayong taon. Uy, galing ang puli niyo ha. Malay ninyo, partner, mamaya, iisa-isahin natin sino ba ang kinatawa natin sa Olympics. Meron. Malapit na Olympics, meron. Teka. Meron, partner, next month may Olympics. At guess kung nasaan? Saan? Paris. Ay. In Paris. In France. Galing partner. Kaya akong kumuha ng visa. Hindi ka naaabot, partner. Hindi, abot ka pa naman. Kaya lang tanong dun, may accommodation ka pa ba? Mamaya po, may makakausap tayo sa dulo, ha? Ano bang abangan ninyo? Kasi makakala po ninyo, naka-fur coat kayo. Oo. O naka-jacket kayo. Nuk-nukan ng init yung France partner pag July. So ano to? Summer Olympics? Summer Olympics. Oo, yung regular na Olympics. Meron tayong, I think, 13 ba? Parang 13, partner. Na kasali? Na athletes. Oh. Yes. Wow. O di, congrats sa inyo, ha? Pero sana makasama ako. Gusto ko makapunta ng Paris. Wala kasing muse, eh. Sorry. Walang slot for muse, partner. Bakit? Di umpisa natin ngayon taon na ito. Maganda umaga sa iyo. Ay, nagpalit na tuloy, partner. Nag-off na si... Si Aldzar. Si Aldzar. Si Ana. Ma'am Ana nandyan. Ah, si Ma'am Ana. Ma'am Ana. Ay, ulitin natin. Clauren Horda Ana. Fourth honor. Mama Ana, good morning. Good morning po, magdamaga Sir Alvin. Naalala niyo pa po ba nung nag-graduate kayo ng high school? Opo. Oh, nakaganito kayo, nakikita niyo ba ako sa TV diyan, 'di ba may monitoring yung pag-asa? Sa ngayon, wala po ako. Monitor po ngayon. Walang live po. Walang TV yung pag-asa. Ano pa naman yun? Secretary Sulidum. Nasa ng pantry TV. Lang po namin. Ha? Pero nasa pantry po. Hindi, dapat may ganyan kasi kayo. May monitoring dapat yung pag-asa ng iba't ibang channel dyan. Yung ABS, yung GMA, yung TV5, yung alam mo lahat. Kasi monitor mo, di ba? Wala man lang bang budget sa pag-ganyan si Secretary Sulidum. Secretary Sulidum, nangyayalam na kami. Pero kailangan po yan. Oo. Pati international news, CNN, BBC. Oo, para malaman din natin lahat ng nangyayari. Para makikita mo kung anong nangyayari. Dahil dyan, Ma'am Ana, talagang wala kang medal. Anong award mo, Ma'am, nung nag-graduate ka ng high school, Ma'am Ana? With honors po. Eh, tagapag-asa nga naman yan. With honors. Hindi naman valedictorian, Ma'am Ana. Ay, hindi naman po. Hindi. Ako nung umakyat. Bigornia, Doris, Agbayani. With Nora Honor. Guess ko si Nora. Ibang honor pala, partner. Puro kakalukuhan. Sige na, Ma'am Ana, go ahead. Mag-weather report na nga po kayo. Yes, so magandang umaga po ulit sa ating lahat at sa ating pagtaya ng panahon ngayong araw ay frontal system pa rin pinaka-apekto sa may extreme northern Luzon. Sa may Batanes at Babuyan Islands ay maulap pa rin po ang kalangitan doon na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa na ating bansa ay generally magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon ngayong araw. Mainit pa rin po sa dakong tanghali pero sa hapon at gabi ay mataas na po ang tsansa na mga pulo-pulong panandali ang buhos ng pag-ulan. Dala po ito ng localized thunderstorm. Sa kasalukuyan po, Sir Alvin Nondoris, may minomonitor po tayong tropical depression o bagyo po pero nasa labas pa naman ating area of responsibility. Nasa layo na po itong 955 kilometers kanluran ng northern Luzon at yung kanyang taglay na lakas ng hangin ay umaabot po sa 45 kilometers per hour at yung kanyang gustiness naman o pagbugso ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Yung pagkilos po nito ay pa-west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ating pagtaya, wala pa po itong direkta epekto sa ating bansa pero kung sakali po
na ito ay magbago ng pagkilos at posibleng pumasok sa ating area of responsibility ay minomonitor po natin dahil nga posible pong maapektuhan po nito yung ating southwest monsoon o habagat o posible niya pong ma-enhance once na mas lumapit po ito dito sa ating park. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa update po ng PAGASA ukol dito po sa sama ng panahon na ating binabantayan. Sir Alvin, Ma'am Doris. Thank you, Ma'am Ana. Wala pong ano, thank wala you, po tayong binabantayang sama ng panahon sa ano natin, sa dulo ng Pilipinas, sa baba. Yes po, opo, sa loob po nating park wala po at pati na rin po sa southern part ng Mindanao ay wala po. So wala yung, pa partner, wala pang wala first kasi June na yan, bukas June na wala pa wala po. Pa sa June so far. Wala pa po. Kung sakali ito pong tropical depression, kung magbabago po 'yung pagkilos ay posible pong maging una sa June. Alin diyan 'yung tropical depression? Nasa West Philippines po. Ah, so people, akala ko talaga 'yung bagyo, Ma'am Ana, dito manggagaling sa east, sa southeast. Hindi pala, pwede din pala na ang bagyo doon manggaling sa taas. Yes po, kung favorable po condition doon sa karagatan po doon, ay posible rin po magkaroon po ng bagyo po doon. Ah, so paano 'ng direksyon noon? Kung galing 'yung bagyo doon, pababa naman siya ganun. Yes po, so ngayon po ay pa west northwestward, so patungo po siya diyan sa may mainland China or pa Hong Kong area. So, dyan po yung direction niya sa kasalukuyan. Pero kung sakali nga pong may magtutulak po sa kanya pa, papunta po dito sa may east or sa may silangan po ng Northern Luzon area, ay posible po pumasok sa ating park. Ganun pala yun. Ang akala ko talaga isang direction lang. Mama, na isang direction lang yung bagyo. Para papapunta lang siya dun sa paakyat part na galing sa baba akyat. So, pwede palang galing siya sa taas, pababa naman. Yes po, opo. So, pwede po din po siya mag-form nga dun sa may West Philippines since may karagatan din po doon. So ang weather sa Hong Kong, maulan, ma'am? Alandun yes po, dun po natin nasahan. Posible nga po dun din po ito mag-landfall kung hindi po magbabagi pa. Papunta ka ba sa Hong Kong, partner? Dun pa naman ako ililibre ng magulang ko dahil nag-graduate nga ako. Thank you, Ma'am Ana. Good morning you, po. Good morning. Salamat. Congratulations, Clauren Horda Ana. Ah, thank you. Maraming salamat, partner. Ito pa mga graduates nito. Anong honor yung ibibigay natin sa unang magre-report? Complete attendance. Yosores Christian. Yan. Complete attendance. Ah. Oh. Hindi man lang, walang academic. Walang with honors. Maganda sa'yo, Christian. Christian! Good morning. Anong honor mo? Anong honor mo, Christian? Nagka-honor ka ba? Your honor lang. O, partner, sa itsura mukhang bulakbul eh. Oo. Mukhang sutil itong mukhang sutil, oh. Nuti nung... wala kang honor talaga. As in, wala. First honor, second honor. Walang ganun, Christian? Ano lang, nung... best in math nung elementary ako. Maka best. Akala ko best in gown eh. Beauty pageant. No gown pa ito. Beauty pageant. Pala, sorry. Meron palang award din noon. Best in showmanship and audience impact. Alam mo, Kuya Germs. Mag-report ka na nga, Christian. Go! Abiso sa mga motorista ngayong darating na weekend dahil pansamantalang isasara ang bahagi ng EDSA southbound sa Pasay para bigyang daan ang gagawing road reblocking ng DPWH. Sisimula ng reblocking mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa June 3, araw ng Lunes, mula kanto ng E. Rodriguez Extension hanggang makalagpas ng Malibay Pedestrian Overpass. Pangangasiwaan ng DPWH South Manila District Engineering Office ang reblocking activity kung saan kukumpunihin at sesementuhan ang mga lubak na bahagi ng kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na bagalan ang pagpapatakbo ng sasakyan kapag dumaan sa lugar o kaya ay gumamit ng mga alternatibong kalsada dahil isasara rin ang inner lane. Christian Yosores para sa Teleradio Servicio. Thank you! Maraming salamat kay Christian. Congrats sa pagka-graduate next partner, anong award na naman ibibigay natin Nico dito? Nico Bagsik, deportment. Wow, ano ibig sabihin? Define what deportment is. Magaling kumopya. Bagsik Nico. Yan. Best in deportment. Deportment. Nico! Good morning, Nico! Good morning, Doris. Anong award mo, Nico? Anong award? Oh, nung nag-graduate ka nung high school, anong award na nakuha mo? Parang ano lang ako, honor. Best, ano... Honor
Honorable mention pa lang. Pag hindi matandaan, partner, hindi yan. Wala sa award. I'm just very honored lang. Hindi ko po maalala your honor. Hindi ko na po maalala your honor. Dapat ganun ang sagot mo, Nico. Hindi ko na po maalala your honor. Eh. Kahit batang bata pa. No? O sige, go! Sa Las Piñas yung report niya, partner. May police. Go! Oh, Doris at Alvin, Himas Rehas na ngayon ang 45 anyos na suspect na kinilala sa alias Jerone matapos itong magpanggap ng police sa isang jail officer sa Las Piñas City kahapon. Batay sa ulat ng pulisya, sinundan ng suspect ang nasabing jail officer sa bahagi ng P. Diego Serra Avenue, Barangay E. Aldana. Nang maabutan na ihinarangan nito ang sasakyan ng nasabing jail officer sa hindi pa nalalamang dahilan. Nang kastiguhin ng jail officer ang suspect, doon na nito sinabi siya ay opisyal ng kapulisan. Ngunit ang hina naman sa ng ID ay wala itong maipakita at mabilis na umalis sa lugar gamit ang sasakyang motorsiklo. Tumawag naman agad ang jail officer na tulong sa mga pulis na nakagiti sa Zapote substation. Inabutan agad at nahuli din sa lugar ang lalaking nagpanggap na pulis. Naka-recover din ang mga otoridad ng dala nitong kalibre 45 na baril at kasamang nakumpisa ang dalawang magazine na may lamang 15 live ammunition, 15 live round ng ammunition. Nasa kustodiya na ito ngayon ng Las Piñas Police. Nico Bagsik, Teleradio Servicio. Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik, sa ating pagbabalik, partner. Ay, teka muna, may babatiin ako. Si Grace nandiyan, taga-BDO ito eh. Wow! Mahirap, partner, kailangan batiin natin yung mga taga-BDO. Alam mo naman. Sweldo ngayon! Grace! Si Grace Cantre ng BDO Emplace. Naka-monitor po sa atin. Magandang umaga sa iyo, Grace. At good si Mark morning. Hernandez. Sabi ni, happy graduation to you both and my pamangkins. Lahat ng may honors. Pa-Gcash na raw. Tito Alex and Tita Agnes. Partner, yun na bang G-cash uso ngayon? Lang, no? Ang regalo, Gerson, ganun na ba ngayon? Imbis na box, Gcash? Oh my goodness, no, talaga. Ito, kung sabagay, kung ako din bata, gusto ko Gcash, pera na. Rekta na agad, oo, no? Oo, pera, partner. Oo. Kaya lang, huwag nyo naman pong patungan ng malaki yung charge. Pag... Walang charge yun. Ano ka ba? Pag Gcash to Gcash, wala. Pagka nagpag-encash ka ng ganyan. Yun, naalala ko na Jonas Anyonuevo. Yan. Si Doktora, hindi ko maalala ang first name niya. Doktora, pakita-text mo nga sa akin. Okay, Jojo. Ay, Jojo tuloy. Jojo Abelgas, good morning! Good ganun morning. Din si Richard Merck, gising na gising na partner. Sige, mamaya, babasahin ko yung mga mensahe ninyo. Ha? Parang magko-commercial lamang ako. Late na po ako eh. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Sasabayin din sa Alpasal na Adel Chico at Doris Bigoña. Gising Pilipinas! Ayun pala, sabi ni Jojo, magpapasalamat daw siya sa Manila Public Information Office. Bakit daw? Para sa mga bagong espalto sa Magsaysay Boulevard. Wow. Sana ibalik nyo na nga lang ang mga bike lanes na patungan ng espalto. So dudrawingan na naman ulit siguro yun. Kasi may linya yun eh. Correct. Na dapat hindi ka lumalagpas dito. O yan, thank you daw. O, Governor. Mabuti naman. Ano ba? Magbasa ka pa. Sige, okay lang yan. Wala ka ba sa cellphone mo? Wala maganda pa. Hoy, ngayon lang, ngayon ko lang nabuksan yung messenger ko na ito. Ha? Sige. I just went to commend your radio show, Gising Pilipinas, which I enjoy viewing on cable. News, commentary, and intelligent hilarity. Wow, pwede may hilarity. Ha? You make news addictively interesting and informatively amusing. Well, thank you, Manny. Ha? Sino yan? Manny Martinez, partner. Thank you, maraming salamat. Andiyan na, partner, si Secretary Rex Gatchalian. Okay. Ang isa po sa pinaka magagaling na kalihim ng gabinete. Masipag. Ay, partner, kung sipag lang din ang batayan, wala nang tatalo kay Gatchalian, partner, nung sa sipag. Nung nag-graduate ito, sigurado ko ang daming medal. Ay, siyempre. Secretary, good morning! Good morning, sir! Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong sayang, programa. Hindi mo kami nakita, Sekula Kangwi. Nakita mo ba yung costume namin? Hindi. Friday. Alvin, I had to rush out of the house dahil may maagang meeting bigla. Kaya nasa mobile na naman ako. But I'm sure mamaya makikita ko sa YouTube yan. Partner, wala pang alas 7, may meeting na. Ay, grabe. Ang lolo mo. Samantala yung ibang kalihim, tulog pa. Ayaw bumangon. Kahit kinigising na natin, ayaw bumangon. Sek, may tatlo tayong issue. Unahin natin muna ito kasi mas recent ito. No? Yung ayuda po sa mga naapektuhan ng bagyo at ng El Nino. Anong update natin sa
mga ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Agon muna? Update. Well, una, tama-tama. Nanggaling ako doon nung Lunes ng hapon, Tuesday ng hapon, to monitor the situation. Kung matatandaan natin na medyo nagbabad itong bagyo na to sa Southern Tagalog, sa Region 4A. Mm. At kung sa buong rehiyon na yon, medyo sa Quezon, at kung sa Quezon, sa Mauban at Pagbilao area. Yung Mauban, medyo kumbaga napuruhan ng husto. So doon nga tayo nagpunta together with Pagbilao to monitor. Overall, ang tansyan, ang na-reported sa amin as we speak right now na affected families. Families sa rehiyon na yan is at around 12,000 families. Pero may mga pumapasok pa na report kasi lalong-lalo na doon sa may Pulilio Islands, no? Wala, kakabalik lang na ng communication. Number one, nung nangyari kaagad, meron naman tayong family food packs na nandun, pre-positioned na. So, ginamit natin yun at nagpadala pa tayo ng 50 mil. So, sobra-sobra yung pinadala natin na family food packs para tuloy-tuloy yung pagbigay ng pagka-family food packs. Kasi lagi naman inuutos ng ating Pangulo, pagkain bago na kailangan pagkain mauna para walang nagugutom sa ganitong pagkakataon. Doris, Alvin, opo, nagsa-start na rin tayo ng financial assistance para doon sa mga may mga bahay na nasira. Noong nagpunta ako, nagsimula tayo mag-payout pero bahagya pa lamang kasi magkano yun, Sec? Magkano bibigay? Yung pumunta tayo doon na mabilisan, tigda 2,000 muna ang binigay natin. Immediate 'yon. Pero habang inaantay natin yung report mula sa probinsya, sa province, tungkol sa ilan yung talagang damage and partially and totally damage, babalik tayo para mabigyan sila ng tulong financial para makapagpatayo ng kanilang mga tahanan. Parang maliit, Sec, yung 2,000, ano? Kasi ano lang yun, yun yung immediate yun. Immediate, yung baga. Okay, okay. Kasi alam naman natin na lahat ng kahit nagbibigay tayo ng family food boxes, hindi lahat ng immediate nilang kailangan matatagpuan dun sa kahon na yon. Okay. Merong mga, siyempre, kailangan bumili ng gamot dahil nabasa yung gamot nila sa bahay. So yung 2,000 is just for immediate. Pero pagka nakuha na natin yung listahan ng affected, yung nasira yung bahay or partially, normally ang binibigay natin dyan nag-range from 5,000 all the way to 15,000. Mm. Depende talaga sa magiging assessment ng mga social worker natin. Pero so, gagawin bang mas madali o ang tawag doon sa ganong klaseng proseso? Nang sa ganon, pagka sinabi ng residente, naapektuhan yung bahay ko, nasira yung bahay mas ko, mabilis. Agad-agad nabibigay yung ayuda? Doris, Alvin, mabilis naman natin ma-pay out yan basta malinis na yung listahan. Mm. Pero when I say malinis yung listahan, kailangan kasi sa rules namin, dumadaan sa social worker talaga. Ayun. Kailangan i-assess ng social worker. Kasi Doris, Alvin, hindi minsan maiiwasan sa ganitong pagkakataon. May mga hindi naman nasira yung bahay, pero ililista yung sarili nila. Ay, oo, nananamantala. Tsaka makukuha, partner. Makukuha din yung opisyal pag ganyan, makikwestiyon. So, by rules talaga namin, pagbigay sa amin ng listahan na na-vet ng probinsya, ng provincial government, ititignan pa ulit yon ng mga social worker natin. Pero Doris, Alvin, mabilis naman mag-assess. Basta ang importante, kompleto yung listahan. Correct. So moving forward, anong aasahan ng mga nabiktima ng bagyong Aghon from the DSWD? Ano pang parating na ayuda o tulong? Well, patungo na tayo doon sa financial assistance para yung mga nasiraan ang bahay, whether partially or totally damaged, doon na tayo patungo ngayon. Kasi, kumbaga, ilang araw na rin mula na-distribute yung family food packs, yun yung response natin. Importante ngayon is the financial assistance para makapag-rebuild at makapagsimula muli. Oh, ayun, very good. And magkano yun? Nag-range yun, Alvin, from 5,000 all the way to 15,000. Depende talaga yan sa assessment ng ating social workers. Okay. Oh, that's good. Mm-hmm. Ngayon doon naman sa apektado ng El Nino, papasok din yung or pumapasok na rin yung DSWD doon, Secretary, hindi ho ba? Alvin, nagsimula tong El Nino na to, nagbibigay tayo ng family food pack. Kasi kaya ako pa ulit-ulit sa family food pack, pagkain ang importante muna eh. Kailangan walang magugutom. Correct. Nakikita natin siguro sa mga post namin na kasama ng ating inatasan tayo ng Pangulo na mag-distribute ng financial assistance na tigsa 10,000 sa mga pamilya na apektado. Sa katunayan, every week umiikot ang ating Pangulo sa mga lugar para personal na makita yung damage. So right now, naka-almost 700 million na nang nailabas ng DSWD na financial assistance to people, lalo na yung farmers and fisher folks, yung mga magsasaka at mangingisda
naapektado ng El Nino. Pero tuloy-tuloy pa yan. Hindi tayo matitigil dyan. Alright. Lipat naman tayo, Sec, doon sa nabalita na nga po na patutupad na food stamp. Unang-unang katanungan ko po, kailan po ako pwedeng pumila dyan? Hindi siya kasali. Well, una naman, gusto ko lang linawin na, Doris, na para to sa pinakamahihirap nating mga kababayan, family, food poor. Food poor. So baka hindi tayo mag-qualify, Doris, kasi at least I would assume minimum wage earner tayo, so baka hindi tayo mag-qualify doon. Pwede ka sa AKAP kung minimum wage earner ka. Mm-hmm. Pero dito sa Family Food Pack, sa food stamps, kung matatandaan nyo, di ba, nung December na aprobahan yan, nag-pilot na tayo ng Enero, patapos na yung pilot nitong June, month of June. So yung 5,000 na pamilya na kasama sa, 3,000 pamilya na kasama sa pilot, ma-i-impact assess na natin. Naging beneficial ba tong programa sa kanila? Naging mas maayos ba sila yung kanilang eating habits? So, mag-scale up na tayo to 300,000. Ngayon, ang 300,000 na yan ay matatagpuan. Una na yan kasi 1 million ang ultimate goal natin. Kasi sa talaan ng PSA, may 1 million families ng, may 1 million food poor families ang tinatawag. Ito yung mga pamilya na hindi kumikita na lalagpas ng 13,000 kada buwan. So, ibig sabihin, yung kinikita nila pangbili lang ng pagkain, hindi pa sapat. So, uunahin natin ang 300,000, paano maging bahagi at saan? Ang gagawin natin, yung mga probinsya na may pinakamataas na poverty incidence na ayon sa talaan rin ng PSA, at yung mga probinsya na may pinakamataas na malnutrition or kagutuman, ayon rin yan sa talaan ng PSA, doon muna tayo gagalaw. Mga 20 na provinces yan. At yung doon naman, kukunin natin yung 300,000 na may pinakamababa na income ayon sa listahanan na talaan naman ng DSWD. Meron lang po kaming katanungan, Sec. Kasi nakikita po natin yung mga ganyang klaseng proyekto na hindi naman bago yan, hindi naman yan bago sa buong mundo. Sa buong mundo ginagawa naman, particular sa Amerika, di ba? Food stamps sila. Hindi kaya ito ay mag-iinganyo sa ating mga kababayan na hindi na ako magtatrabaho. Asa na lang ako sa gobyerno. Andyan lang naman lagi ang tulong ng gobyerno. Kita mo nga kahit pagkain, bibigyan ako. O baka naman... Two things, Doris, Alvin. Una, yung halaga naman ay yung food credits ay hindi naman talaga sa sapat para pakainin ka ng isang buong buwan. 3,000 worth lang ng pagkain yung makukuha mo. So medyo kulang talaga kasi supplemental siya eh. Gusto nga natin na dagdagan lang yung kinikita mo na. Alam namin na meron ka namang kinikita, hindi lang sapat. Pangalawa, talagang meron tong exit mechanism na after 2 years, actually within the 2 years na nasa programa ka, meron tayong measurement na kinukuha, no? We will use yung mga surveys ng PSA, yung food insecurity survey ng PSA para makita kung nag-i-improve ba yung inyong kalagayan pagdating sa food security. Pero pangatlo, Alvin, Doris, conditional to. Hindi ito ibibigay na walang kondisyon. Ano yung isang pinaka-importanting kondisyon? Work component. Ibig sabihin, ngayon na naaayudahan ka, hindi ka na gutom, may enerhiya ka na, maging bahagi ka naman ng workforce, huwag sabihin ng nagtatrabaho. So meaning, partner natin dito yung Department of Labor and Employment at TESTA kung saan magdadaos ng mga job fair para sa mga benepisyaryo para matulungan sila makahanap ng trabaho. Kasi to stay in the program, kailangan meron kang trabaho na, ibig sabihin, productive ka, hindi pwede yung sabi mo gutom ka lang, tapos na. Kundi ngayon na hindi ka na nagugutom, magtrabaho ka rin. Kahit anong trabaho, tutulungan ka ng dole. So ganun pala yun. Akala ko dole out lang siya. May strings attached pala yun, Secretary. Conditional nga. Conditional. May work component siya nakasama. Kaya nga minsan, mga ilan times na kami nag-meet ng dole, and sila naman yung tutulong sa amin na, one, gumawa ng mga job fair para sa mga membro nitong programa na to, magiging membro ng programa na to, at two, tutulungan rin sila makapacitate kasi naman Doris, Alvin, baka naman isabak natin, di baka landing ng trabaho dahil hindi niya alam anong gagawin. Ayan so nandiyan ang TESDA at DOLE to capacitate you also para ma-shoot ka dun sa mga trabaho na ready and available. Before we leave the issue, kasi may isa pang issue part na yung mga nagtitinda ng baby sa online. Ano? Last na lang dun. So 300 sa initial pag-launch ng programa, pero over the years, dadami pang beneficiary niyan, di ba? Yes, hanggang 1 million by 2027. 1 million food poor families. Hanggang doon lang siya. Hindi na siya lalagpas ng 1 million kasi base yan sa talaan ng PSA na food poor. Kung tawagin ng food poor, yung poorest of the poor. Ito yung kumbaga sa mahirap.
hindi kumikita na nalalagpas ng 13,000 kada buwan. Kaya kulang na kulang yung kinikita nila para sa pambili ng pagkain. Opo, opo. Magkano lahat ang budget dyan? Siyempre, malaking halaga yan. Well, Alvin, magsisimula muna tayo, 300,000 at 3,000 each. That's roughly, kung di ako nagkakamali, around... basta pag natap, yung buong programa na sa mga 40 billion. Pero wow. hindi siya sabay-sabay, ha? Uh-huh. Alvin, dadahan-dahanin natin hanggang makaabot tayo doon. 40 billion? Wow, malaki ano? Kaya malaking amount. Hindi, uh-huh. Hindi staggered naman niya. By faces. Kaya natin, pero hindi sa 1 million kaagad gagawin natin. Dahan-dahan muna. Oh. All right. So may 40 billion. Isang sundot dito. Yan yung ganyang klaseng kalaking proyekto, programa. Napakaganda. Pero again, ang tanong, lalo na ng mga middle class, paano naman kami? Alvin, Doris, yan yung magandang tanong talaga. Di ba, mga natatandaan nyo, makailan, naglabas naman ng DSWD ng programa, yung AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kinikita. We're assuming na yung mga minimum wage earners natin kailangan rin ng tulong. Hindi assuming. Alam namin na kailangan ng tulong. Kaya nga pagka meron, nag-start na rin tayo, nag-kick off na tayo ng programa na yan, para naman yan sa mga minimum wage earners natin or low income earners. Isang kumikita ka, pero dahil may nangyari sa buhay mo, may dagok na hindi inaasahan, mabibigyan, kung kailangan mo ng tulong, pwede ka na rin pumunta sa opisina namin para matulungan kayo. And then number two, Doris, Alvin, yung AIX, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, pwede rin natin magamit yon para sa kanila. Kasi hindi naman sinabi doon na pang mahirap lang yon. Basta ang isang individual na dumadaan sa krisis, kamatayan sa pamilya, pagkawala ng trabaho, sakit sa pamilya, pwede naman sila talaga magtungo sa DSWD offices para magamit tong dalawang programa na to. Yan. O sige, Sec. One last, yung mga nagtitig... Pero Alvin, Doris, linawin ko lang ha. Oh. Baka naman biglang dumumog yung mga tao sa opisina namin. Opo. Basta may krisis na pinagdadaanan. Ibig sabihin, may ebidensya ka na may krisis. Alam mo, billing ng hospital. Yan. Okay. Promissory note galing sa hospital na hindi mo mabayaran. Correct. Funeral contract. Yung mga ganun ang hindi pwedeng ebidensya. Salita mo lang or kwento lang. May pruwe ba? May resibo? Yes, kasi para lahat naman tong programa na to para sa mga taong may pinagdadaan ng krisis sa buhay financially. Okay. Sige, Sec, one last. Yung dito sa pagbibenta ng mga sanggol, ano, babies, hindi nyo ba pwedeng sitahin, kausapin yung Facebook o yung mga online platforms na, uy, ano ba naman kayo, ba't nyo hino-host? Ba't nyo I think ang susi dyan, may platform kasi sila na pinupost nila yung kanilang illegal activities. Tama ka, Alvin. Ginawa na namin. Sa katunayan, may 40 yan na pages na minomonitor, of which around 12 have already been put down by Facebook. Sinulatan namin, kinausap namin, lalong-lalo na nung nangyari itong bypass operation na may nahuli. Binabana nila yung 12. Yung balance, ang ginawa nila, tinanggal nila yung mga posts pertaining to illegal adoption. Kasi yung mga page per se, hindi siya necessarily tungkol sa illegal adoption lahat. Yung iba nagtatanong tungkol sa proseso. So ang feeling nila, kailangan lang ibaba yung mga specific na post, not the entire page. Pero Alvin, Doris, may pagpupulong kami next week sa Facebook kasi kailangan mas maging matibay sila or pag-igtingin nila. Hindi na kailangan yung sinasabi pa namin bago nila ibababa. Exactly. Kasi kung napakahigpit at tama naman pagdating sa online child exploitation, online sexual child exploitation of children, dapat ganun rin ang turing natin dito sa human trafficking. Yeah. Kasi chances are, ito mga natatraffic na sanggol o mga bata, hindi rin maganda yung magiging kahinatnan ng pag-traffic sa kanila. One way or another, they are already being exploited. Hindi. Kaya ang magiging meeting namin sa Facebook is, they have to be more aggressive. Hindi na kailangan may mangyaring bypass bago nila ibaba ang page. Kundi dapat itrato nila to na very severe na krimen at dapat i-monitor ng mahigpit. Exactly. Bakit kailangan may mangyaring ganun bago sila umaksyon? Di ba, Antimano, namomonitor mo yun sa... Kaysa ikaw yung platform administrator, hindi nakikita mo dapat na may kailigalan itong ginagawa, itigil mo na. Hindi ho ba? Yan ang maging kahilingan natin. Kasi actually, Doris, Alvin, nung sumali ako sa departamento more than a year ago, minomonitor na to, itong mga pages na to. Sa kasamaang palad, may na-transact. Buti ka mo, police yung entrapment operation siya. Pero ako, naniniwala ako, wag daman sana, na baka meron naman talaga na-transact na hindi lang namin na-detect or sa lakaw-lawak ng internet, no, ng social media world.
Pero ang importante ngayon is we're taking the necessary step na talagang kalampagin ang Facebook na you have to be more aggressive. Huwag mo nang antayin kami or huwag mo na antayin may nangyari bago mo ibababa ang pages. Very good. Thank you. Okay. Thank you, Secretary. Maraming salamat po thank sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Mag-ingat. Happy weekend. Maraming salamat, Alvin. Maraming salamat, Doris. At titignan ko yung costume nyo sa YouTube. Yay! Okay. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Oh, ito po pala yung kailangan, no? Certificate of indigency. How do you call it? Ano naman tamang bigkas? Di ba indigent yun? Indigency. Uh-huh. Clinical abstract. Yung case study coming from the City Hall at IDs at saka yung billing statement. Uh-huh. Yung isang kasamahan po namin ay nagpatunay. Oo. Na talagang may makukuha kang tulong galing sa DSW. Gumagana yung programa thank you, na gano'n. Maraming salamat. Ano lang dyan, kinakailangan lang para hindi kayo pabalik-balik, kumpletuin nyo lahat ng dokumento na sinabing dapat nyong dalhin. So, tsatsagain mo? Tsatsagain mo, lalo na yung mga, yung sa case study. Ibig sabihin nun, magpapa-interview ka doon sa social worker. Tapos pero mabilis lang naman o matagal? Lang, basta lahat ng dokumento andyan dyan sa'yo, okay. Isumite mo, hindi ka na magpapabalik-balik. Uh-huh. Okay. Thank you. Kuli maraming... na, pakikuha yung pangalan ng ating kasamahan na yun. Nakalimutan ko ng buong pangalan niya eh. Mm. Sige. Kausapin muna natin, partner, si Asec Vigor Mendoza II, ang hepe po ng Land Transportation Office. Magandang umaga po sa inyo, Asec. Good morning, Asec. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Tori. Pansit po tayo, kahit tayo pansit. Nag-almusal na po kami. Graduation pala. No? Oo, graduation kami ngayon, Asec. Oo, yung I understand, meron kayong aksyon doon sa road rage suspect. Asec, pakikwentohan nyo kami, anong ginawa nyo? Opo, meron tayong dalawang show cause order dito sa road rage incident sa Ayala, Makati. One was addressed to the registered owner, isang Susumu Hosoy, no? Allegedly a Japanese national, at yung isa naman to a certain Gerard Raybon Yu, no? Supposedly yan ang driver ng Mercedes-Benz na nasangkot dyan sa road rage incident dyan sa Ayala. So these two show cause orders will be heard on June 6. At gusto natin malaman talaga, no? Kasi mukhang yung kay Mr. Yu, yung driver, sa aking binabasa sa mga sinasabi niya, eh mukhang dinideny niya na siya yung driver nung araw na yun. No? Mm-hmm. So the person who would be most knowledgeable kung sino talaga ang may hawak ng sasakyan ay yung registered owner who we will investigate on June 6. So dalawa sila ang mayroong show cause order? Opo, dalawa po yan. Pero suspended na ang lisensya nila habang iniimbisigahan? Opo, suspended po yung lisensya, naka-alarma po yung sasakyan. Ah, ay pero sa bagay yung sasakyan na sa custody naman ng pulis, hindi nasa magagamit yan. Na, ilang araw yung suspension? 90 days po yan, preventive suspension. Pero eventually, pwedeng ma-revoke yung lisensya niyan, hindi ho ba? Pwede po ma-revoke yung lisensya niyan. Oo, actually partner, ito yung issue dyan eh. Pag nagbibenta kayo ng sasakyan, yan. Oo. Actually, leksyon ko to partner kasi may mga sasakyan ako nabenta na nawalang pagpapalit doon sa LTO. Mm. Kailangan alam ng LTO na nagpalit yung may-ari, Asec, ano? Tama po yun, Alvin. No? In fact, we will be coming out with a memo precisely on this point, no? Yung pagpabenta o pagsasanla ng mga sasakyan, kailangan po nakarehistro sa LTO. At pag hindi niya nakarehistro o hindi ho na-report yung pagkabenta, eh may penalty po yan na ipapataw po natin. No? Ganyan din kasi nangyari dun sa pinatay na isang LTO official. Eh. Yung motorsiklo na involved, eh nabenta na raw o linipat na raw sa ibang tao. No? So talagang gusto natin ma-accurate yung information sa ating rehistro. So ibig sabihin, wala na yung pwede kayong mag-open deed of sale, may ganun, 'di ba? Una-una legal naman 'yon, Asec, pero may isa pa kayong requirement na dapat gawin. Opo, kailangan i-require ko kasi nandang iba po ang batas, no? Dati po ang LTO po ang talagang repository, yan talaga yung i-register, no? Yung mga bentahan, yung mga tawag po dito sa laan, no? Nalipat po yan sa Register of Deeds, yung pag sinasanda niyo yung masasakyan,
eh, yung pagre-rehistro ng mortgage o security document is Register of Deeds. No? So nakipag-ugnayan na rin kami sa Register of Deeds para sa at yung mga banko, financial institutions, para lahat toto ma-rehistro na rin sa LTO. So ganun na dapat ngayon. Kailan magti-take effect yan? Kasi ako, kako problema ko. May dalawang sasakyan ako pa na nabinenta na hanggang ngayon nakapangalan pa rin sa akin. Nakako, pag na-involve ito sa krimen, lagot ako. Kasali ako. Inaayos lang namin yung online. We'd like to do it online, no, para madali lang yung transaksyon sa LTO at di mahirapan po yung tao. Inaayos lang po namin itong online system na pwede nilang i-correct no, yung data sa kanilang rehistro o lisensya para hindi na sila mismo pumunta sa LTO. Pagkaayos po yan, so we're looking sometime in the middle of June, no, na ma-implementa na po natin itong ma-start na po yung implementation ng pagre-report ng mga paglilipat-lipat ng mga sasakyan. Kahit matagal na yun ang nangyaring bentahan? Opo. Bibigyan naman natin sila ng palugit, no? Hindi naman kaagad-agad para sa ganun, hindi humahirapan yung ating publiko na itama yung kanilang informasyon. At hindi na po sila ma-penalize, no? Pag-check na namin ito ng husto. Neprotect ka muna, sino ang may responsibilidad na gumawa niyan? Yung nagbenta o yung nakabili? Yung registered owner po ang may responsibilidad po niyan. Naku, ako pala partner. Ako yung may responsibilidad. Patay tayo dyan. Registered owner po yan. As far as LTO is concerned, yung registered owner po yan. Oh, kasi may gastos din niya na ano yan, di ba? May gastos na may kasali. May konting gastos po yan sa pagpapalit ng impormasyon. Ayun. Wala okay. Magkano? May gastos yan, partner. Mahal? Mahal ba? Hindi po. Mga 1,200 pesos lang po. Pero meron pa rin. Hindi po nakakapalit for information. Correct. Asek, may mga kaso ng road rage. May suggestion ba kayo? Ano ba ang pwede nating magawa sa pagkuha ng driver's license to ensure nang nabibigyan natin ng driver's license, eh hindi yung mga nagro-road rage. Nasa tamang kaisipan. Oo. Meeting ko kami next week. No? Isa sa aming meeting among the regional directors, precisely, no? Dinirepaso po natin yung mga requirements for driver's license issuance. Kasama na po talaga dyan yung psychological testing. Ayaw lang natin po masyadong ito yung sinasangguni po natin sa mga eksperto para mabigyan nyo tayo the proper guidance on how best to address itong psychological capacity ng driver para sa ganun mamabigyan ng tamang lisensya. Siguro ma-wrap up namin yung discussions po dyan with the experts by next week. Okay. Meron din daw nabasa si Gerson na pwedeng mag-renew ng rehistro ng sasakyan online. Paano po yung process at paano masisigurong hindi na ito mapapasok ng mga fixers? Opo, that's where we're going na po, no? Digital online transactions. Sisimulan po natin sa pag-rehistro po ng mga sasakyan. Ongoing na po yan. No? In fact, around 2% ng mga sasakyan po natin nag-a-avail na po yan ng online registration. Ang ginagawa po dyan, pinapatesting yung motor vehicle inspection, pumupunta sa mga private motor vehicle inspection centers. Tapos doon po, meron na po tayong tao doon. From that point, pwede na ho nila i-rehistro kanilang sasakyan online. Pati po yung pagbabayad ng mga fees, online na po yan. So, that's already existing. No? Papalawakin pa ho natin yan, perhaps with the use of our e-patrol. No? Meron tayong mga mobile offices ng LTO, at doon natin isasama yung motor vehicle registration para kami na po ang lalapit sa tao, hindi na po ang tao lalapit sa atin sa LTO. That way, we address two things. No? Mas streamline yung pagre-rehistro sa sasakyan, mas mabilis. Pangalawa, hindi na po kailangan dumaan sa mga fixer-fixer kasi napaka-simple na po. Nandun na po sa mga villages, ginagawa na po natin yan. No? Papalawakin na po natin. Okay, thank you. Maraming salamat, Asek. Thank ingat you po lagi. Bye-bye. Alvin Doris, thank you very much. Happy weekend po. Happy weekend, Asek. Victor Happy Mendoza, weekend. The second ng Land Transportation Office. Arne, tuloy na natin. Dalawa pa pala yung gigs na. Ay, ganyan ba? Muli okay, po, magandang okay. Gising Pilipinas. Mga kaservisyo, narito na ikalawang bugso na ating mga panggising na balita. Umabot na po sa 15.017 trillion
pesos ang utang ng Pilipinas noong Abril. Mahigit 10 trilyong piso po ang domestic debt, habang mahigit 4 na trilyong piso ang utang sa labas ng bansa. Ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ang utang ng Pilipinas dahil sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, partner, 58.63 na pinakamababang halaga po ng piso simula 2022. Ay, tuwang-tuwa po. Congrats yung mga po. OFWs na nagpapadala ng dolyar. Correct, correct, correct. At congrats doon sa mga tatanggap. Aray ko. Alam nyo na. Alam na weekend. This. Arestado ang dalawang tauhan ng MMDA na nag-escort sa sasakyan ni Senador Francis Tolentino gamit ang mga motorsiklong may PNP marking sa Paranaque. Hinarang sina Chofilo Padilla at Jonathan Pacle habang gumagamit ng blinker sa kahabaan ng Jokno Avenue. Sinabi ni PNP HPG NCR Chief Colonel Neil Francia na otorisado ang mga tauhan ng MMDA na mag-escort pero hindi maaaring gumamit ng police markings. Depensa ng naarestong tauhan ng MMDA, may nakalagay ng police markings sa motorsiklo bago pa nila gamitin. Sa isang pahayag, iginiit ni Senador Tolentino na walang kontrol ang kanyang tanggapan sa marking na nakadikit sa motorsiklong ginamit ng mga tauhan ng MMDA. Excuse me po. Pero naniniwala si Tolentino na walang nalabag na batas tungkol sa insignia dahil hindi ito nakadikit sa uniforme ng mga tauhan ng MMDA. Nagsorry naman si Senador Tolentino sa publiko at iginiit na suportado niya ang investigasyon. Nauna nang naaresto ang tauhan ng PNP Highway Patrol Group na si Staff Sergeant Rafael Boco at dating sundalong si Florencio Henyoso na nagsilbing escort sa mamahaling sasakyan sa Paranaque. Hindi naman natukoy kung sino ang sakay ng Toyota Alphard matapos takasan ang mga humaharang na pulis. Kinumpirma ng PNP HPG na binabayaran ng dalawang suspect para magsilbing escort. Legal ba talaga yung mga ganon? Doon ako, hindi ko alam kung tama ba MMDA Chairman Romando Artes. Pwede ba talaga? From one Tolentino to another Tolentino. O, nasa linya na natin kaagad, partner. Andyan agad. si Mayor Abraham Bambol Tolentino. Yan. Ay, partner, ito ang pinuno kasi ng Philippine Olympic Ayun. Committee. Okay. E nasa ibang bansa, partner, unahin na natin. Sige. Magandang umaga sa inyo, Kong. Good morning, sir. Hey, good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Akala ko pa na may magkikita tayo sa Zoom. Naka-charge pa po yung ano ko, iPad. Anyway, nasa Paris na ba ito? Hindi, partner, wala pa. Okay. Nasa Asia lang yan. Nasa one of the countries in Asia, partner. Ano? Makikibalita lang kami, Kong, sino-sino yung mga athletes natin na sasabak sa 2024 Olympics sa France? Meron na po tayong nag-qualify na 13. 13 ngayon. Okay. Opo. Ngayon, mamaya, bukas hanggang sa makalawa, meron pa pong lumalaban sa boxing na Arinoa ay pumasok din. Dalawa po yun. So, yung unang 13, nandiyan po si AJ Viena, of course, yung ating pole vault. Yung pong apat na gymnastics, no? Si Caloy, Yulo, si Levi, si Leia, si Paraguyo. Apat po yun. So with that, meron na pong lima. Lima, opo. Meron na pong tatlong boxers. Walo na, walo. Yes, si Yomir Marcial, si Nesty, Pitensio po, yung mga Tokyo boxers natin, sa si Ira. Opo. So, meron pa pong isang rowing. Si Joanna, yung pong babae. Siam. Siam. Parang kukurangin ako ng... Mukhang hindi mo maalala yung apat, ha? Ay lima, ay apat. O, may apat pa. Waitlisting po, meron pong tatlo. Tatlo, o di isa na lang. 9 plus 3, 12 na yon, isa na lang. Yan. At ang isa pa po ay si... Hindi ba may fencing? Fencing, mayon? Fencing, tawa po kayo. Ayun. Si Sam Katantan. Ayun. So, 13. Oh. Tapos, kamo, pwedeng maging 15 today o confirm na yun na 15 na? Hindi pa po. May labor pa po yun.
Ah, okay. Dalawang laban pa po yung bago mag-qualify. Kailan natin malalaman na madadagdagan? Yung pong isa ay mamaya, sa Uno, June 1. Oh. Parehas po sila June 1. Kailangan po manalo sila. Oo, kailangan manalo sila. Ano yun? Pero, boxing? Dalawang boxing? Yes, so, pag nanalo po, tanggal. Tumati. Ayaw, dito mag-qualify. So, pag nanalo... Kailangan po natin dalawang panalo. Ah, okay. So, pag nanalo today... Pag nanalo today, hindi pa, may isa pa. May isa pa. So pag nanalo din doon, 15 na yung contingent natin o madadagdagan pa ulit? Ay, madadagdagan pa po. Meron po tayong inaantay pa. Hindi lang po ina-announce, meron pa pong skateboarding. Isa. Skateboarding? Meron pa pong golf. Hanggang tatlo po yan. Pero yung isa sigurado na. Oh. Meron pong cycling, isa. Meron pa pong athletics, yung po marami. Mm-hmm. Minimum apat po yan, hanggang maximum pito. Ang wala pong pa. At meron pong dalawang swimming, sigurado po yun. Oo, okay. So mga ilan? Pag ipa-estimate sa iyo, Kong, mga ilan na magiging contingent natin, na athletes ha, sa Paris Olympics? Opo, abot po yan ng humigit ko lang more or less 25. 25. Wow. So, at least pag dumadami yung contingent mo, partner, lumalaki din yung tsansa. Oo naman. Positive ka ba na makakakuha ng ginto? Ay, malaki po ang ating paniwala na meron pong mag-uuwi ng medalya. Ay, very good. Ang ginto o ilang pang medalya. Saan pa tayo sa nakikita mo na malakas? Bukod po sa boxing, Mayor? Sa ano po tayo? Sa gymnastics. Gymnastics, oo. Patunayan na po yan di Yulo na nag-champion po sa buong mundo at saka sa buong Asia. Mm-hmm. Nakaapat pa dito siya kami sa Ligo. Ang isa pa po pala si EJ Obiela sa weightlifting. Si EJ Obiela po hindi na naaalis sa second. Oo, tama. Si Heidelin po ba kasali? Hindi siya nakasali, partner eh. Oo. Pero may weightlifter pa doon na nakasali, no? Okay. Meron po tayong tatlo. Oo, may tatlo sa weightlifting. Dalawang babae, tsaka si Jan. Oo. Sa lalaking. Yung po, may possibility po yun. Yung skateboarding, Kong, may chance ba tayo doon? Kasi si Didal, nalala mo ba na si Didal? Nanalo dati sa Asian Games yon. Hindi na po nag-qualify si Virginia Didal. Meron po isang lalaki. Ah, okay. Ah, meron pa. So mukhang may chance din. Magaling din. Magka-qualify po yun, pero mabibigat po yung... Hindi natin po malaman pag nasa game na o nagbago na po siya ng... Oo. Pero sigurado po magka-qualify yun. Opo. Yung mga atleta ba natin, kasi nagkaranong yung ibang tao, ganyan ba talaga kahirap pumasok na sa Olympics? Ganun kahirap. At ready ba tayo talaga sa mga ganyan? Yeah. Kaya ba natin talaga, Mayor? Ganyan po talagang kahirap pumapasok po sa... Butas lang karayong po sa boxing. Mantahin po dati, anim na laban pa. Anim na laban ang nilabada nila bago makapasok sa Olympics. Ito pong kay Carlos at kay Herdy. Kailangan dalawang panalo. Mm-hmm. Sumasabak po yan sa World Championship. Yun po yung mga kriteria. Kailangan manalo po doon. Grabe, no? Ang hirap pala. Ganun, partner. Ganun katindi. Ngayon, suportado ba natin lahat ng mga athletes na sasali? Yung kanilang accommodation, yung kanilang kailang overall well-being. Remember, mainit po ang Paris ba sa July? Opo, suportado naman po ang mga atleta at sila po ay naka-excited na nga po tayo dahil sila po ay first time na babahin natin ng training camp. Nasa training camp po sila 1 month before. Opo. Nandito po. Pumunta na po kami after ng send-off natin ng June 21, June 22, alisan na po papuntang training camp. So lahat sila sabusawa na po doon. So 1 month before, but may pong gastos yun, kasama po ng officialist nila, PT, coaches, masseurs, nutritionist. Mm-hmm. Binatang magdala ng chef or tagaluto, kaso kailangan may tagapamalengke rin. So, mabigat yung araw-araw na trabaho. So, doon lang po siguro kami kukuha. At mabigat po ang gastos. No? Yun po, nga. Hindi naman po tayo no, sa Southeast Asia lang pupunta or Vietnam, Cambodia, or pwede natin
i-stretch ang ating euro ang kailangan mo kung medyo mahal. Mahal dahil Paris po yan. Pinag-uusapan ang hotel nga po, maabot ng 600 per night. Euro. 600 euros per night, medyo mahal. Pero ano naman, hindi naman kayo salat sa pera. Ibig sabihin, may pera naman, may budget naman yung gobyerno. Tulong-tulong po yan. Pinagsama-sama na po namin ang resources ng gobyerno kahit hindi pa po natin hawak yung iba. Yung iba naman po galing sa business community. Marami po na hindi po na nag-sponsors. Opo. How can the public help, Mayor Bambol? Ano? Kasi, syempre, gusto natin i-cheer yung ating mga athletes partner na pupunta ng Olympics. Kailang nuknukan naman ng layo naman. Layo talaga. How can the general public help? Ito nga pong pagsali natin ng Paris, ito po ay isang daan taon natin na paglahok sa Olympics. Una po tayong sumali, 1924. So ngayon po, 2024, 100 years anniversary po natin ng pagsali. Una pong sumali noon, si David Dumpapuseno, nag-iisa lang po siya, may kasamang doktor. So, nagbiyahe po siya to Paris ng bangka. Sakay po ng Manila to Hong Kong, tapos bangka uli, Hong Kong to Vietnam. Then Vietnam, nandun po yung steamship ata noon. Alaga? So nabot po sila 33 days. Makapit ng Paris. Noong lumaban po siya, dumating siya, lalaban na. Hindi na po sila kapag-insayo. Talong siya po yung pinakamagaling sa Asia noon. Kaya nung yung laban niya, pag-apat siya. Oh. Pero kung nagkataon siguro kung nakapag-prepare, baka na, nanalo. Oh. Kung si Doris daw pupunta ng Paris para mag-cheer, ang tanong, would you advise Filipinos to go to Paris and cheer for our team? Open naman po yun sa tourist, pero marami pong mga kababayang nandun po sa Paris na. No? Mga OFW natin, Doris and Alvin. So ayaw mo na si Doris pumunta? Gusto ko sana nga. Pwede naman po mag-cheer, pero mabigat po yung ticket eh. Ay, mahal daw partner ticket yung ticket. Eh sasabihin ko akong taga-dala ng bandera. Para malibre ako. Mahigpit po pala ngayon sa Paris dahil po sa digpitan po ng gobyerno na dahil po siguro sa mga laban security reason, laban sa Ukraine, laban sa Israel, Gaza. Dati po ang ina-allow ng opening ceremony nasa 1 million. Habang lumalapit, binawasan na po ng 600. Ngayon, binawasan na naman ng kalahati, 300,000 na lang po. So inasaan siguro no, may mga protesta mangyayari? Yeah, tama nga. Sige, yung pangwakas na lang natin ay yung expectations po ninyo. Anong may papangako ninyo sa madlang people? Sana makakuha ng medalya mga athletes dyan sa Paris Olympics. Go ahead, Kong. Opo, sa inyong pong tulong, no? Tayo po ay pagsalda. Tira natin mga atleta na maging safe. Matagal po yan. Malapit na matagal. Huwag naman sana ma-injured in between. No? Sana mag-iigat at pagsalda natin na maging tagumpay ang ating delegasyon. At hindi naman tayo bibiguin ng ating mga atleta. Lalabas po nila kanilang tunay na galing na Pilipino. Sigurado pong may uwi medalya po yan. Okay. Thank you, Kong. Maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Si Mayor Abraham Bambol Tolentino, ang alkalde po ng Tagaytay, kaya kung si dating congressman din, at presidente po ng Philippine Olympic Committee. Mabuhay! Mga atleta, no? Oh. Sorry naman, hindi ako makakasali ngayon. Oh. Busy ako. Hindi, akala ko interesado ka. Kasi kung interesado ka, ipapakausap kita kay Yael Toribio. Bakit? Partner, meron tayong kababayan na matagal nang nagtatrabaho sa Paris, France. Ah, ganyan ba? Eh, kausapin mo in French. Malay mo may, di ba, kung sino mas magaling sa inyo mag-Frances, partner. Oui! Croissant! maganda umaga sa iyo, Yael Toribio. Hi, Yael. Good morning. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paano pagsabi ng tama? Bonjour. Bonjour? Parang may tulis ng bonjour.
Oo. Pero kahit na konting-konte pero nandoon na. Sige nga mag-French ka nga Yael na parang nagpapakilala ka. Sabi mo ikaw si Yael Toribio galing ng Pilipinas. Magandang umaga sa inyo in French. Eh, parang dalawang sentences, no. Wow. Hey, sige pa. Try natin. Bonjour à tous. Je m'appelle Yael Toribio. Je suis philippin basé à Paris depuis 5 ans. Oh, fluent. Ilang taon ka na dyan, Yael? Wow. 5 years. Actually, yung sinabi ko lang po is I'm based in Paris for 5 years now. Bakit? Anong trabaho mo dyan? Nagtatrabaho po ako sa isang fintech startup. So, financial tech. Trabaho, financial tech bilang isang business operations engineer. Oh, so, kita mo pa rin. Technology at software industry po. Sarap mabuhay bilang Parisian, Yael? Yes. Actually, Paris is a very nice city. Pero yun nga, marami tayong mga kailangang bagay na i-take into account, lalo na pag bumibisita tayo, para ma-enjoy natin yung Paris as a city. Okay, sige. So, dahil Olympics ang pinanggalingan natin, give us some tips sa mga gustong pumunta sa Paris to cheer our yes. athletes. Yeah. Mm. Is it comfortable or parang ano ba, maganda ba ang klima pagdating ng July dyan sa Paris? Dapat ba ako naka-far coat? Actually, ang Olympics ay late July to early August. And unfortunately, hindi kayo pwede mag-fur coat, hindi kayo pwede mag-trench coat kasi napaka-init po ng season na yun. If, alam ko sa Pilipinas for the past months, for the past week, sobrang init. Expect po na ganun. Ay, ganyan? Sa France, yes. Wow. And minsan po kapag namalasan, merong mga heat wave na umaabot sa 430 upper 30s to minsan 40 degrees. So, dress light. And especially po na sa Paris, related to that is kailangan medyo wala pong choice, lalo na sa Olympics, kundi maglakad tsaka mag-take ng public transportation. At yun nga po, bilang mainit, at hindi po lahat ng, kahit po sa tren, hindi po lahat ng tren may air conditioning. Hindi po lahat ng buildings may air conditioning. Hindi po siya normal dito sa France. So kailangan po komportable yung suot. Pang summer po talaga. Ayun. Diba, ayun. Partner, naalala ko, kwento ko lang, nagpunta ako ng France, pagka malas-malas, Bastille. Parang National Day yun, Yael. Yes, July yes, din yun. July 14th. Nuknuka ng init. Grabe yung init. Pari yung mga tao, yung mga estudyante na sa park, nakahubad. Oh my God. Yes. Nagpapahangin, nagpe-place ng mat. Oh, sabi ko, ayokong pumunta ng Paris. Nagsasunbeat po. But yes, yes. Ah. So, sa mga kababayan natin, may tickets pa ba silang makukuha? Kasi partner si Yael, may ticket na in some of the events ng Olympics. Give us an idea, may ticket pa ba? Magkanong kuha mo? At paano ba? Go. Yes. Actually, for the tickets po, ang inaanyahan ko po lahat na mag-abang sa official website ng Paris Olympics na nagbebenta ng ticket. Usually po, may hope pa po na may ticket. Usually po, nagre-release sila ng new tickets at a certain day. So I think ang best po is gumawa po kayo ng account dun sa official website, and usually they would send emails na at a certain day we would be releasing new tickets at a certain time. And usually po mag-sign up po kayo dun sa website, tapos makaka-receive po kayo ng emails informing you kung meron pong mga bagong labas na tickets. Pero usually po meron. Magkano? Yun po yung usapan. Minsan po, ngayon po, pag pumunta kayo sa website, may mga ticket pa pero mahal. Minsan, kunwari sa opening ceremonies, I remember when I checked, mga 600 euros, so times 60. 600 euros? Magkano yun, Gerson? I-times mo ha, 600. Magkano bang euro ngayon, Yael? Around 60, yung rough estimate. 60? So, 600 times 60, magkano yun? 632,000? Yes, pero kung naka-tempo po kayo, kunwari po ako, nakabili ako ng tickets na 30 euros lang. 30 euros for, I think it was for badminton. So from time to time, ang ano po talaga is mag-check sa website kung merong lumalabas na ticket na mura. And also po, sa mga bibili ng ticket sa Paris Olympics, take note po na even if it's called the Paris Olympics, there are some events outside Paris, so you better check the venue as well. As far as I know po, most of the events ng ating ng Filipino athletes would be in Paris or around Paris.
Yael, yeah, okay yung opening. Pa. Maganda yung opening, ay, no? Yung opening. Kaya lang, partner, 600 yes. times. Yes. Nag-give up na po ako. Natanggap ko na po ngayon na mahirap makakuha ng ticket sa opening. Pero meron po ako ibang friends na nakuha na sa tennis, saan pa ba? For a very small amount. But for them, they bought their tickets almost a year ago. Wow. Pero pag po tayo mawala ng pag-asa, meron pa pong lumalabas from time to time na new tickets. Yung 600, saan gagawin ba yung Olympics opening? Saan sa Paris? Opening, ang opening ng Olympics so far pending pending issues when it comes to I think security or also the condition weather conditions. It's along the Seine River. As far as I know, ang plan po is it will be a fluvial parade wherein they will traverse the Seine River. So it's the river that cuts through the middle of Paris. And so it will be ang seats po, well, hindi po siya seats actually, mostly areas around the river na kung saan makikita po natin yung athletes na yung parade, di ba, usually sa dati, in a normal Olympics, papasok sa stadium, tapos ikot sa stadium. Dito ang ano is magpaparada sila sa ilog hanggang, hindi ko lang alam kung saan yung tapos, kung sa Eiffel Tower, pero most likely nasa river hanggang aabot sa Eiffel Tower. So parang fluvial. Fluvial. Yes. Ginawa bang fluvial, Yael, dahil sa security concerns? May security concerns and also weather concerns as well. Paano kung umulan sa time na yun? Hindi ko po, kasi di natin alam with climate change, anything can happen with the weather. It's becoming less and less predictable over the years, especially here in Europe. So, we'll see. Yael, one last, 3 minutes na lang tayo. What about accommodation? Kung ngayon pa lang kukuha ng visa, mga kababayan nating Pilipino, may maabutan pa ba sila accommodation? O malamang, partner, fully booked lot ng hotel dun. Oh, makikitira na tayo kay Yael. Ayan po, aking maliit na apartment. pero ang jokes aside, as far as I know, meron pa po. There were actually... ang forecast before is that mapupuno lahat, everything will be so expensive, maraming magpaparent ng apartment, lalo na sa mga friends ko na taga Paris, ay paparent ko apartment para kumita. Pero as far as I know, meron pa pong mga hotels na available. And if ang tip ko po sa mga pupunta sa Paris, it doesn't have to be within Paris city itself. It can be around Paris, meron din po mga hotel doon na... isipin nyo kung nasa Metro Manila kayo, medyo Antipolo or medyo sa Cavite, but as long as accessible siya by train or public transport, pwede nyo pong i-book yon at wala pong problema para makarating sa Paris. So meron pa po, galingan lang po sa paghanap, and syempre meron ding halong swerte kung may mga mag-open na rooms. Yeah. Kasi syempre may mga magka-cancel din last minute, so may mga mag-open up na accommodations. Okay. So don't lose hope, meron pa yan. Thank you, thank you. Accommodations. Thank you, Yael. O magpaalam ka na in French, Yael. Taga saan ka dito, Yael, sa Pilipinas? Taga Antipolo. Taga Metro Manila. Yes. Ay, Antipolo lang bala, Rizal. Yes. Malapit lang. No? Sige, yes, it's as if nagbababay ka sa mga friends mo in French. Go! Donc, au revoir. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Ano ibig sabihin no? Au revoir. Bye-bye. Salamat, bye-bye at magandang araw sa inyong lahat. Yeah. Wow, galing. Thank you, Yael. So, ulitin, thank you for the merci tip. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Uh-huh. Tama ba? Merci beaucoup. Yes, tamang-tama. Merci beaucoup aussi. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Iba eh. May ibang intonation, partner, ano, yung correct. Local. Parang local na siyang magsalita. No? Tayo pag nanasabi tayo, merci beaucoup. Parang sinasabi lang natin yan sa HR. May resibo ako. magandang umaga sa iyo, Ding Dong Marco. Dong, hindi ko natanong yung tanong mo dong eh. Tanga ko naman. Ano ba ang tanong ni Ding Dong? Who is the flag bearer? Oo nga naman, di ko tinanong. Kasi, malam mo si Bumble nga ang... si Bumble ang nakalagay sa flag. Hindi, athlete dapat yun. Athlete. Kung sino yung kumbaga... Yung poll... EJ. As the most senior. Correct. At saka mas maraming... ano to? Merong mga world record. May records. May mga medal na ganyan. Sige, i-message ko.
Sige, message niyo. Art Samaniego, hi Art, good morning. Nag-search na raw siya partner ng adoption sa marketplace, wala nang results. Oy, thank you. Nag-search din daw siya ng bagets. Naka-receive ako ng warning. Naku, Art, tumigil ka dyan. Baka sabihin, DOM ka. O, partner. Re-report kita. Maggie, sabi niya, good morning. Happy Friday. Happy graduation po sa inyong dalawa. From Maggie de Manzana ng Makeri City. Tita Dali Cruz is in the house. Tita Dali! Morning, Governor. Merci beaucoup. Yeah. Yan sabi mo sa kay Tita Dali, di ba? Merci beaucoup. Galing yan sa ospital. Kaya get well soon. Dapat get tinanong well ko pala kay Yael, ano pa paano yung get well soon in French, ano? Mm-hmm. Parang masarap sila magsalita, ano? Gusto ko siyang pakinggan. Gusto kong pag... Isa daw yan sa pinakamahirap pag-aralan. Talaga? Oo. May ganun sila eh. Sa croissant nila, di ba? Croissant. Croissant. Hindi eh. May, parang may halak. Croissant. Easy. Meso makain. Sorry. Croissant at saka sabihin mo pa, Yves Saint Laurent. Ay, ganun. Comment de la vous. Yan. Sabi ni Cesar Abarisha, kagagaling lang sa France dito, partner. Ah, talaga? Mahal sa France pero maganda. Oo, may halak, sabi sa iyo. May ganun silang magsalita. GM Monreal! GM! Good morning, GM! GM Ed, nagtatampo ako sa iyo. Bakit si Alvin lang ang tinetext? Kasi ako mabilis magbasa. Ikaw daw, mabagal kang magbasa dyan at mag-check sa cellphone mo. Paano naman, GM? Wala pa akong pambayad. Mamaya pa lang ang sweldo. Saang school daw tayo? Dr. Mario Festin, good morning. Governor. Caroline De Silva, pinapanood daw tayo ng mom niya everyday. She's 89 years old. Ano pangalan? From Baguio City. Please greet her, Dolores De Laat. Dolores. Ma'am Dali. Noriel Aragon, good morning. Dr. Catley, good morning. And Art, good morning. Aniyap, happy Friday, tamang-tama, pakibati naman po ng happy graduation day sa pamangkin ko na si GT Alphonse Tapiador. Osang sir, happy costume Friday, ka-wake up Philippines, freshly grad ka ang peg. Okay. Uh-huh. Partner, magandang umaga din kay Doc Art and Rachel. Nasaan si kabayan, partner? Ayan. Alam mo bang tinago yung susi ko niyang kahapon? Diba, ikaw? Tinago. Nag-loob na ako. Pabalik-balik ako. Stress na ako eh. Ano sabi? Sabi ni kabayan, anong ginagawa mo dyan? Gumaganong-ganon sa akin. Nakikihanap din ako. Pagaling sa bulsa mo yung susi ko. Tinanong kita, anong ginagawa mo dyan? Oo. Ay, sabi mo, nawawalintin. Oo. Naghanap ako dyan. Saan mo nahanap? Sa bulsa niya. Naupuan mo. Partner, mga 10 minutes na kami naghahanap. Nako. Oo, yung mga bata. Yung mga bata nagagalit. Alam nga naman, alam ko yung minapuan pala ako. Oh. Nagmagandang loob ka na, pinagbibintangan ka pa. Masama pa. Kaya hindi ko maintindihan bakit siya nagkaroon ng medal eh. Ako walang medal. School Bukol. Vice, wala siyang medal. Wala. Ako meron. Oh, ibig sabihin, outstanding ako siya, wala. Ibig sabihin, nag-donate. Oh. Nag-donate ng electric fan. Ako hindi nakaabot. Mahilig maglagay siguro yung nanay nito. Ay, sobra. Pintura lang ang katapat. Sige po, magpapaalam na po kami. Si Alvin El Chico po ito. Doris Bigonia po. Magbabalik po kami sa Lunes. Dito lamang sa Gising Pilipinas! Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigonia. Gising Pilipinas!